Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ito, ayusin natin, lilinisin natin, at re-reorganize natin yung mga bagay na nandito sa aking dating makeup drawer. So kung meron kayong mga drawers na gusto nyo ring ayusin, i-repurpose, o kung ano man, tara, sabayan nyo na ako at maglinis na tayo. Na nag-pandemic, hindi na ako masyado nakakapag-makeup. Siguro hindi lang naman ako yung ganun. Halos siguro lahat tayo dahil nasa bahay lang tayo for 2 years. So, ayan, yung mga makeups ko dito ay mga dati na and madami sa kanila ay expired na. Yung iba hindi ko pa nabubuksan. So, ayan, hindi ko na nagagamit and sila yung nandito sa drawers na to. So, kailangan ko na silang alisin dito kasi hindi ko na nga sila masyado nagagamit. And might as well, ilagay ko yung mga bagay na mas kinakailangan ko sa buhay ko lately dito sa drawers na to rather than putting all the makeups here na hindi ko naman na ginagamit halos. After kong i-clear out yung mga drawers ko, bali, pinupunasan ko na rin sila para malinisan ko na. And then, sinusort ko na yung mga laman para yung mga pwede ko nang itapon na items ay madispose ko na. Yung mga makeups ko, some other time ko na sila i-deal dahil hindi pa ako ready talaga mag-let go dun sa mga ibang items ko dun. So, for now, eto munang mga school supplies and office supplies, yung mga inaayos ko dito sa drawers ko. So, i-reorganize ko na sila dito. Lately, ang mga pinaka nire-reach out ko talagang items ay yung mga school supplies ng mga anak ko. Kaya dito makikita nyo nilalagay ko yung mga iba't ibang klaseng papers, mga bond paper, lahat ng size, tas mga art papers, construction papers, mga pad papers nila, and everything else. So lahat ng klase ng papel na meron kami, ayan, yun yung nilalagay ko dito. Now, kumuha muna ako ng isang box at dito ko muna isustore lahat ng mga makeups ko na inalis ko dun sa mga drawers na to. So, as mentioned, on a separate day ko na i-deal itong mga makeups ko dahil I need time para i-process yung pagle-let go sa madami sa kanila. So, alam naman natin may kamahalan yung makeup sis, di ba? Kaya talagang medyo sakit sa puso talaga i-let go sila. Medyo nahirap na kong ayusin siya. Pero yung mga items na ilalagay ko dito ngayon ay yung mga medyo random items. Mga punchers, mga stamps ko, yung mga dating gamit ko sa business ko. So, ayan. Medyo nahihirapan akong ayusin siya kasi medyo malalaki yung mga nilalagay ko dito. Pero, kahit medyo mga random items sila ay alam kong i-reach out ko pa rin sila, kakailanganin ko pa din sa school ng mga bata. So, may mga tapes dito, calculator, glue gun, ayan, kung ano-ano pa.
So, alam kong kakailanganin ko pa rin, kaya lalagay ko na rin sila dito. We are down to our last two drawers. So, yung dalawang drawers na to ay dedicated para sa aking mga tech stuff. Yung isa ay yung pinaka ina-access ko na drawer, which is yung mga battery ng camera ko, mga memory cards, mga cables, mic ng camera ko, yung camera ko mismo. Ayan yung mga nandito, mga chargers din ng mga battery ng aking camera, hard drives and all that. So yun yung isang drawer na nandito, and then the other one is yung hindi ko naman masyadong ina-access, pero andun pa rin yung mga kailangan ko pa din paminsan-minsan ng mga tech stuff. So yun, medyo pinaghiwalay ko na lang sila. So dun sa mas ina-access ko versus dun sa hindi. So lagi naman tayo may ganun eh, 'di ba? So meron tayong mga favorite drawers. So sila yung mga nasa taas, tapos yung mga hindi masyadong ina-access, sila yung mga nasa baba. So ayan, later on sa summary ng drawer natin makikita niyo yun doon sa dulo kung ano yung pagkakasunod-sunod nila. Depende kung paano sila ina-access. Guys, we're almost done here. So, sana ay na-enjoy nyo itong drawer cleaning video natin at sana nakahugot kayo ng motivation para itackle na finally yung mga drawers nyo din na gustong-gusto nyo nang ayusin noon pa. Ayan, sis. So, simulan mo na yung paglilinis na yan. So, thank you again for watching and I will see you again on my next video. Bye, guys!